Okay, so what is up sa inyo, no? First Trader is back again, and it's a very, very good morning, good morning, good morning sa ating lahat, no? So, ngayon, punta tayo sa Bitcoin chart na naman, syempre. Ano naman nagawa natin? So, last night, kahapon, we saw this diamond pattern breakdown. Ito at this point, and nag-double top. Na-form niya yung double top na in-expect natin. So, ano yung currently na nakikita ko for the Bitcoin price? So, ito siya. In my opinion, so this should be too early to tell, but I am seeing this as a siguro baba tayo ng time frame as a triangle or symmetrical triangle, diba? Just like this, it is now trying to break above. Pwede tayo gumawa ng ganyan resistance, and this is the support. Yan, diba? This is a symmetrical triangle. So if this is a symmetrical triangle, it would probably target to this with this. If this breaks to the upside, target would be to test this yellow box again, di ba? Katulad na sinabi natin sa last video update last night. Okay, so if this is a fake out, pwede siya mag-break to the downside, possible siya pumunta sa 42.4K. Okay, di ba? So, that is what I'm seeing for the very short term since. Pero yun nga, this is still too early to tell kasi ang unti pa ng sideways movement niya, no? Just like what we've been saying dito na possible nga siya mag-sideways movement after this sudden move. And then if dito sa 15-minute time frame, if mag-break above siya, again, we still want volume kasi kung makikita niyo, it is trying to recover at this at this area, yung dalawang green candle. Ito ang dalawang green candle na to. Kita nyo, try siya mag-recover pero walang volume. Nagtatry siya mag-recover at this point pero walang volume. Nagtatry siya mag-recover, nagtatry siya nga mag-breakout, walang volume. Diba? At this point, wala siyang volume. So, kaya duda ako dito na makaka-recover to. And kung tataas tayo ng time frame, ayan, wala pa rin siyang volume. No? It's around 6:38 AM na. Kung mapapansin nyo, wala pa siyang volume. Diba? O, tingnan natin kung mare-reverse niya, no? With this kind of momentum, duda ako na mare-reverse niya. Kung mare-reverse niya to, kung makaka-recover siya, kailangan natin makakita ng massive volume, no? So, kung ilalabas ko si VWAP, again, nakahabol na si VWAP. Yun nga sinasabi natin ka last night na possible siya mag-sideways para makahabol yung EMA levels natin. So, ilabas natin si EMA. Dito ngayon is nakakahabol na si EMA 20. Confluent na siya dito sa around the 4K area approximately, di ba? So, yan. Dito sa 1 hour time frame. EMA rebound, nakakahabol na din. Almost the same level as EMA 20, yung light part niya. O itong mas matingkad na ulay, o mas light na kulay dito sa 1 hour, no? So, dito sa 4 hour time frame, still, medyo malayo pa siya. And candles looks like it's in doji form. Again, dahil nga dito sa ating form na, symmetrical triangle, no? So, what if hindi pala siya symmetrical triangle? Diba? What if it is a continuation pattern? Just like, paano continuation pattern? What if isa pala siyang bullish pennant? Bearish pennant? Pero yun nga, still too early to tell itong ganitong movement. So, siguro conservative natin kukunin yung target niya. Like this, and then ganito. So, where would it go? So, siguro dito sa dulo natin lagay. So, target niya would be around the 39K area. Diba? So, hindi niya pa rin nahihit ang target ko dito sa bullish expanding triangle. Which is this area, no? Pero still, on the way na. Naniniwala ko mahihit yan anytime now with this kind of momentum. Possible mahit yan, no? So, that is for the very short term. Dito naman tayo sa daily. Diba? Dito sa daily, we saw this na pumunta tayo dito at this point. Yan, sa, yan, kita. Kita naman yung sa spotter ng ating ano. We saw na pumunta dito sa point na to. Dito sa red na to, di ba? Tinest niya ulit. So, meron tayong konting bounce. Something like that, we can say. Kasi that is a very, very matibay. Di ba? Sa resistance. Resistance. Twice. And then support. And then support.
Di ba? Although, nag-break above tayo dito, at this point, wala tayong volume na nakita. Okay, so ngayon, we tested this. Siguro, this is the third time. This may get weakened, in my opinion, kasi kung makikita nyo, yun nga, mas pabor sa red candles yung volume. Umaangat yung volume when there are huge red candles dito sa ating daily chart, no? So, again, kung bubuksan ko itong EMA ribbon, ayan, makapapansin nyo, we are below the daily EMA ribbon, di ba? And yun nga sinasabi natin na this is what's happening here. What's happening here is basically the fractal of this bigger move, di ba? You can see this. Ito, ito, ito ay ito, ito ay ito, ito ay ito, ito ay ayun. No, di ba yan yung last? So, if magbe-base tayo dito, kung gaano kalaki yung drop nito mula sa top, hanggang dito sa, ano ba itong line? Alisin ko na nga. Hanggang dito. So, if kukunin ko yung percentage yan mula sa top nito, hanggang dito, nag-drop siya ng approximately 50%. No? So, kung kukunin ko rin siya dito, same sila. Top nito, nag-breakdown sa EMA ribbon. 50%. Oh, hindi kasha. Wait lang. 50, ayan, 49%. Around 24K. If mag-replicate siya dito, di ba? If gagawin yan, around 24K ang kanyang target. If by percentage natin siya kukunin. Pero kung gagawin natin siya by the pattern, siguro ang hinit niyang target is this recent low, which is yung low ng unang swing high, which is ito siya dito. So possible naman na dito siya magpunta around 37.5k or 38k, no, para conservative tayo. But yun nga, we are expecting na magkaroon tayo ng retest dito sa daily resistance, and if mag-act siya as resistance around the 41k area, then we can see this target to come off around 22K, which is aligned dun sa percentage na kinuha natin kanina. Diba dito is, we measured this 50%. Yan, around 50%. If ilalagay ko yan dito, hindi na siya 50%, eh, pero sige, adjust ko siya. 50%. Diba, almost aligned sila. 24K, 22K, aligned sila. Saan pa sila aligned? Siguro, puntahan natin tong ito. Meron siya ditong CME gap, di ba? CME gap pa to. Ayan, tama. CME chart pala siya. Di ba? We have the CME gaps at 24K. So, align siya. Goods. So, we are still tracking yung isa pa nating fractal dito sa weekly. Which is ito. Around the 16K area. So, again, meron pa rin tayong gap doon sa CME charts. O, tingnan natin, no? If itong sa daily natin mag-play out para mag-trigger ng isang bear market, no? So, may kulang pa ako kung hindi ako na-share dito sa video na to. Meron dyan naman yung Telegram group natin sa description, no? So, kayo nang bahala if sasali kayo. But I recommend na sumali kayo because mas active ako doon compared dito, no? Mas mabilis ako makapag-update doon compared dito sa YouTube kasi matagal dito eh, doon isang lapag ko lang ng picture. Nandun na yung update, di ba? Aware na kayong lahat kung anong possible na mangyari sa charts in my perspective, okay? So, siguro bago natin end to, puntahan natin si Bitcoin dominance. Baba tayo ng konti. We are seeing this retest again, no? Medyo nahahadlangan tayo ng EMA 200 and the 786 area, which is matibay na area. So, siguro possible retest niya. And katulad nga na sinabi natin last night or last update dito sa Bitcoin dominance, it is possible for us to see this sideways here. Diba? Sideways here. Habang si Bitcoin is sideways din, possible na sideways din yung ating dominance. Kasi nga, this dominance naman is based on the price movement or the price action ni Bitcoin, no? So, medyo nagugutom na ako. Pero yun nga, if we break above this area,
sa ating golden ratio na sinet, which is this area, if mag-break above tayo dyan, we can see a continuation pattern, lalo na if mag-break natin itong 43.13 recent high niya, no? So, yan. We are now sideways dito sa Bitcoin dominance. So, if that would happen, if this pumps, then we will be pretty sure na tawag din, Bitcoin will be making a move again, a massive move. So, di ba, katulad sabi natin kayo na dito, wala tayo nakita masyadong volume, to try siya mag-breakout, pero nag-throwback siya dito. EMA 20 holds it down dito sa 15-minute time frame, although medyo mababa siya, no? So, tingnan natin kung ano bang mangyayari. Possible din naman kasi na ito is dito na siya. Yan, dyan na siya mag-breakdown. I don't know, 8 a.m. Magiging masaya yung 8 a.m. natin ngayon. So, siguro, end ko na itong video dito para mapanood nyo na. And, yun lang. Kung di pa kayo nakalike, comment, subscribe dito sa YouTube channel natin, please do so. And, shoutout pala. Big shoutout kay Sir Chismax. Nakakataba po ng puso yung comment nyo sa recent video. Pati kay Sir Lebrong. Maraming salamat sa comment nyo. So, kung may gusto kayong sabihin, iwan nyo dyan sa baba. Kung may tanong kayo, iwan nyo dyan sa baba. Tatry ko sagutin with all that I know, no? So, yun lang. Again, guys, maraming salamat. Always secure your profits and protect your capital. And, yun lang. I'm still in my short positions, no? Kasi, kung magbabase tayo dito sa daily, we are still looking for the breakdown of this head and shoulders pattern. So, tingnan natin. Kung umabot kayo sa video na to, congratulations. Maraming maraming salamat, no? I will tell you the information. Call nyo na kung maglulong kayo or mag-short. Okay? So, yun lang, guys. Happy trading. Happy Tuesday. Enjoy the day. Let's go.